Kaya pala lokong-loko tayo sa mga Miss Universe, hindi dahil nabibighani tayo sa kagandahan ng mga kandidata. Kung hindi, tayo po ay isang archipelago. Napakadaming dialekto, iba-ibang salita, iba-ibang kultura, iba-ibang kasaysayan. Pero pag may Miss Universe, lahat tayo nagkakaisa sa likod ni Miss Universe. Ganyan din po ang kaso pagdating sa boxing. Lalo na kung si Manny Pacquiao ang lalaban. Merong pro, merong anti, merong dilaw, merong pula, merong berde. Pero pag lalaban si Manny Pacquiao, walang kulay. Lahat tayo Pilipino. At ganyan din po kapag lumalaban ang Gilas Pilipinas. Kinakalimutan natin ang ating pagkakaiba. Kinakalimutan natin ang ating paghati-hati at panandalian. Nagkakaisa tayo bilang sambayan ng Pilipino. Bakit ko tinatanong sa mga kongresista yan? Kasi sa mga panahong neto, ang Kongreso pinagmumulan ng pagkahati-hati ng Pilipinas. Totoo po yan. Nakakalungkot na bagamat ako'y tumayo sa entablado ng unit team, nanggagaling po sa hanay ng mababang kapulungan ngayon ang mga puwersa na nais masira ang unit team, matigil ang pagkakaisa. Nakakalungkot po. Kaya ang panawagan ko, mga kongresista, kayo po lahat ay politiko. Ang nais po ng sambayan ng Pilipino, kayo po ay maging instrumento ng pagkakaisa, hindi ng pagkawatak-watak. Nung dati, nagpapakilala kay Inday Sara bilang kandidato, bilang vice-presidente, katunggali na niya. At parang hindi siya titigil hanggang hindi mapulbos at madikdik ang Inday Sara at ang buong pamilyang Duterte. Bakit po samantalang lahat po tayo tumayo sa iisang entablado at nanawagan ng pagkakaisa? Ayaw ng mga Pilipino ng puwersa na naghahati-hati at nagtataguyod ng pagkawatak-watak. Kung gusto niyo pong masuportahan ng sambayan ng Pilipino, dapat po kayo maging instrumento ng pagkakaisa, lalo na sa panahon na napakadami mong pagsubok. Nandyan po ang gera sa Ukraine, nandyan ang gera sa gitnang silangan. Ngayon po ang mga Pilipino naghahanap buhay sa mga barko, walang awang hino-hostage, naiipit, tataas pa po ang presyo ng gasolina, presyo ng pagkain, lahat po yan tataas. Anong mangyayari sa atin kung tayo po ay watak-watak at walang pagkakaisa? Pero dahil kayo mga politiko at nais ng boto galing sa sambayan ng Pilipino, tumitigil ang daigdig kapag merong Miss Universe dahil gusto namang buong Pilipinas suportahan ang Pilipina. Doon sa sandaling siya'y lumalakad sa entablado, nakikita na buong daigdig. Siya ay simbolo ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Tumigil ang daigdig sa lahat ng laban ni Manny Pacquiao dahil sa panandali ang sandali, tayo po ay nagkakaisa. Huwag niyo pong isipin na kayo ay iboboto na alam ng Pilipino na naging puwersa kayo ng pagkawatak-watak. Yan po ang pinakagarantiyadong paraan para matapos ang inyong mga political careers. Ang nais po ng Pilipino, pagkakaisa, hindi pagkawatak-watak. Tandaan niyo po yan. Ang nais naming mga mamamayang Pilipino, puwersa na mag-iisa sa sambayanan.